babala sa lahat. Delikado, napaka-delikado. Yeah, dapat talaga kung anong naka anong recommended na mileage, kasi mahirap na masiraan ng makina. Good day mga kayajers, this is Nell again of AmpiTurator Motovlog. So ngayong araw, ito yung pinaka-antay ko. Sinabi ko sa previous vlog ko sa SpeedTuner oil na after 5K, magre-review ulit tayo. And then, ito na nga, umabot na nga tayo sa 5K. So, kailangan natin itong palitan at i-review kung ano nga ba nangyari sa ating oil. Nagbawas ba siya? Lumapot ba siya na parang putik? Yung iba kasi pag masyadong matagal ka bago mag-change oil, parang magiging putik yung kulay niya, magiging itim. Tapos, yung kanyang texture parang nag-iba. Parang nawawala yung oil. So pagdating natin sa trabaho ngayon ay break time ay mapalit tayo ng oil, kasi nagpo-focus muna tayo sa review ng SpeedTuner oil. Gagamitin pa rin natin sana is yung SpeedTuner oil, kasi nagustuhan din natin yung arangkada niya, yung kanyang hatak. Tapos kahit nung umabot tayo sa 4K plus, ah, hindi naman nagbago yung takbo ng motor, same pa rin. Bago ko nga pala ipagpatuloy itong vlog na to, I would like to say thank you so much Keish Sticker PH para sa ating sticker. Keish Sticker Apparel para sa ating sinuot na jersey ngayon, at saka Black Lava. Then thank you so much for the support. Then shoutout na din kay Victor Motovlog, Parikoy Motovlog. So, thank you so much sa mga kaibigan natin, mga motovlogger din. And then proceed tayo sa review natin sa SpeedTuner oil. Actually nung 4K plus na yung takbo niya ay nag-round south pa tayo, medyo long ride, long riding yun, from Trans-Central Highway until umabot tayo sa Guadalupe Carcar Highway. So yung performance niya kahit nasa 4,000 plus na siya, hindi naman ganyan ka parang wala namang nagbago sa performance ng SpeedTuner oil na ginamit natin. Kaso nga lang walang stock ngayon, mahirap talaga humanap ng stock dito sa Cebu. Then Sir Mickey Maso, baka naman susunod, no? So ulitin ko, at first isasummarize natin. First, kung gumamit nito, maganda yung hatak na. At first day pa lang ng change oil ko, maganda yung hatak. Yung arangkada andun pa rin, hindi nawawala. Hindi gaya ng iba, parang nawawala ng hatak ng motor mo pagbago ka ng change oil. So yun din yung mangyayari kapag hindi match yung ginamit mong oil sa engine mo, lalo sa mga F. So yun ang pinaka concern natin, na maganda yung oil niya, maganda yung hatak, maganda yung arangkada. At from 1,000 to 4,000 na takbo, 4,000 ng mileage niya until 5K, wala namang nagbago sa performance ng ating motor. So same pa rin, para pa rin bago pa rin yung oil. So linagay ko nga lang dito is nasa 700 lang, kasi quartz to eh. Quartz kasi yung SpeedTuner oil. So binawasan natin ng 200, yung 120 linagay natin sa gear oil niya, sa gear box, para ginawa natin gear oil. So hanggang ngayon ito pa yung gamit natin gear oil. Then 700 lang yung nilagay natin na oil, pero hanggang ngayon hindi naman siya nagbabawas. So sinecheck natin kanina yung kinaumagahan, na hindi pa umanda talaga yung motor, para yung
oil talaga na is nag da-down talaga lahat. So makita natin ang eksaktong level talaga ng oil na ginamit natin. Pero so far so good, okay pa rin, okay talaga yung speed tuner. I-dry natin yung oil, tapos tingnan natin yung kulay ng oil at saka yung texture niya kung may nagbago ba talaga. So kanina kasi sa dipstick ko lang chine-check, kasi yung level ko lang yung level lang ng oil yung chine-check natin. So babalik na lang ako ulit mamaya para sa karagdagang information sa ating viscosity ng oil, parang same pa rin naman sa original. Okay, pero actually yung speed tuner talaga na bago ha, medyo black yung kulay, parang may pagka green green na medyo black. So ganyan talaga yung kulay niya. Tapos ngayon, chine-check natin, hindi naman siya hindi siya lumalapot na parang putik. Later. So yun mga ka-rideJURS, tapos na tayong mag-change oil. Kahapon sana, kaso nakalimutan natin yung oil pala pagdating natin sa opisina natin, ay hindi ko pala dala yung oil natin. So ngayon na nakikita natin yung estado ng oil pagkatapos ng 5,000 km na takbo, or i-run off na lang natin yung mileage niya. So ito lang ang advice ko na babala sa lahat. Dapat talaga kung anong anong recommended na mileage bago kayo magpalit ng oil ay yun din ang sundin nyo. Huwag na kayo mag-experiment pa, kasi mahirap na masiraan ng makina. Kasi nga nakita ko dito sa speed tuner ko, actually napakagandang oil nito, no? Pero kung lumagpas ka na talaga sa limit ng kanyang mileage, kung kailan tayo mag-change oil, baka magka-problema tayo. So nakita ko parang nasa 500 ml na lang yung ating oil. Sinilid ko kasi sa empty container ng ating bagong oil. Meron ding naka-indicate doon na ilang ml yung nasa silid ng container. And then nakita ko siya parang nasa 500 na lang. Sa mga nagtitipid, no, na magpalit ng oil, bihira lang magpalit ng oil, is na napakadelikado talaga. Kahit nga kilala lang talaga yung brand niya, parang nabawasan siya kasi nag-exceed na tayo sa limit, or lumagpas na tayo sa limit ng mileage kung kailan tayo dapat magpalit ng oil. Kasi yung fully synthetic na oil or yung semi, nasa 3,000 lang talaga ang pinakamataas bago tayo mag-change oil. So dito sa akin, almost 5K talaga, or round up na lang natin ng 5K. Kasi yung mileage ng motor natin bago tayo nag change oil ng speed tuner, nasa 39,000, ngayon ay nasa 44,071. So nasa 5K or almost 5K. Hindi natin kina-count yung mga point niya. Pero yung performance ng speed tuner hanggang sa nag-change oil tayo is maganda talaga yung hatak niya. Maganda pa rin yung, wala namang pinagbago na kapag long ride tayo. Siguro nga dahil din sa long ride natin last, yung opening ng Keish Sticker PH doon sa car, baka yun din ang dahilan kung bakit bumaba yung level ng ating oil. Pero chine-check ko, andun pa siya sa pinakadulo ng dipstick natin. So parang iwan ko kung anong nangyari.
kung nasa dulo ka pa, medyo nasa balance ka pa naman yan, or eksakto pa ng level ng oil mo. Actually, na-drain naman talaga lahat, pero ganun pa rin yung nangyari. So hanggang dito na lang tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe to my channel. So this is Nell again, and nagsasabing just ride safe. God bless and bye-bye.